bahagi kapwa soberanong Pilipino. Tayo po ngayon ay naandi dito sa Quezon Memorial Circle. At iba tawag dito, Quezon Memorial Park. Makasaysayan po ang lugar na ito sapagkat yung matatandaan, ang pamusong-pamusong sangkusing kaisipan ni noon ay Pangulong Manuel L. Quezon, anya, mas gugustuhin ko pa ang isang Pilipinas na pinatatakbo ng mala-impyerno nating mga Pilipino kaysa sa isang Pilipinas na pinatatakbo ng animoy langit ng mga Amerikano. May karugtong yun kasi sabi ni Quezon, kapag tayo mga Pilipino na namamahala, nangangasiwa, nagpapatakbo natin bansa, kapag may problema, ay madali na nating mapalitan. Madali na tayo makapag-isip kung ano ang ipapalit. Pero teka muna. 1945 pa tayo naging, July 4, 1946. Tayo po ay naging malayang bansa na. May sarili na tayong saligang batas. Ang tanong, ang mga Pilipino ba ay nagbago? Napapatakbo na ba ngayon ang bansa natin ng animoy langit? Mukhang hindi ho. Kung tutuusin, lalo pa kamong naging uminit ang impyerno sa ating bansa. Hindi po ba? So ano ang problema? Ano ang nangyari? Kasamahan po tayo ngayon ng isa nating kasama din, kapwa soberano at kapwa juror advocate na si Jubert. Tatalakayin natin kung ano po ang naging problema. Juror ka, juror siya, juror ako, juror tayo. Palakasan na hindi uso sa bayan ko. Soberano. Atin po kasama ngayon ay si Jobert Agustin ng Bacoor City at siya po ay may grupo na ugnayan ng malayang mamayan sa Bacoor. At the same time, siya din po ay siyempre, miyembro din ng ating juror, ng ating team juror. Ayan. But, automatic. Okay, narap na mag-anak ko sa buong mundo. Kasi abutin siya. Medyo lakas ang boses. Magandang umaga po sa inyo, mga yan, kasambahay, mga kasama, mga kasapi sa ugnayan ng malayang mamamayan sa buong Bacoor. Narito po kami ngayon sa Kusipi Memorial Circle. Kasama po natin ang ating chairman na nangunguna sa PITV Philippines sa katawan po ni 6-2 Pilatus Kids of the Lord Lagari. At kami po ay pinipilit po namin na maisama ang ating mga kasaman sa buong Bacoor dahil ito po, sa tingin namin, ito pong nakakabuti lalong-lalo na po sa ating mga mahihirap sa ugnayan ng malayang mamamayan sa buong Bacoor. Kaya mga kasama, lahat po kayo ay inanyahan ko na magkaroon po tayo ng pagtutulong kasama po ating National President para po sa makabuluhang sulong ng soberanong Pilipino at para maunawaan ninyo kung paano po tayo makasali doon sa paglitis ng mga baluktot at mga palakasan system ng mga sistema dyan sa korte na kung ano mga korte-korte dyan. Ang mga nasa korte mga kasama, sila lang po ang nasusunod dyan.
paano naman po tayo, lalong-lalo na po yung ating mga kasama dyan na mga mahihirap, walang kakayanan. Pagka nakonsuldahan lang ng mga kapulisan natin na kukunin, ikukulong. Ganun ba yun? Papayagan po ba natin yan, mga kasama? Masyadong masakit na sa ating mga puso ang ating pakiramdam dahil sa unang-unang wala po tayong kalaban-laban. Porke naka-uniforme sila at may mga pera ang mga ito. Tayo mga mahihirap, ganun-ganun na lang kapag bibirahin nila tayo ng ganun-ganun na lang. Pagdating sa husgado po, wala po tayong kalaban-laban. So, nais ko pong inanyahan ang ating mga kasama ng buong coordinators mo ng Bacoor sa 74 barangay na tayo sa ngayon. Ang lahat po ng mga ulo dyan. Darating po kami dyan ni Mr. Lagare para ating pag-uusapan ito kung paano po natin matulungan ang mga tao, ang mga membro natin pagdating sa batas dahil kawawa po tayo kung hindi po natin gagawin yan. Okay, now yung ugnayan ng mga malalayang mga minat po, paano ito pag-isipan, paano na-conceptualize at para saan? Ganito po yun. Bago po ang pagbuo namin ng ugnayan ng malayang mamumuhay sa buong Bacoor, kami po ay dati po kaming barangay and community alternative leaders. Mga kasama, kung nakikinig man kayo ngayon, kung makikita nyo man kami ngayon, lahat po kayo ng mga bakal, alam nyo po kung ano po ang ating pinanggalingan, kung ano po ang ating prinsipyo, kung ano po ang ating panindigan. Good governance po ang ating hawak. Acronym ito pala, BAKAL. BAKAL. Barangay and Community Alternative Leaders. Mula noong ang pundador natin ay napaslang nung huling laban na ating butihing gobernador ayong Maliksi. Napaslang po siya doon sa kanyang bayan sa Silang. Pagkagaling doon sa kanyang pagbuto sa eleksyon na yon, paglabas po niya, inundayan po siya ng isang kalibre 45 malapit pa sa kanyang tahanan. So, madaling salita po, pinatay po ang ating pundador na wala kalaban-laban. That was 2007 or 2006, yes. Kaya ang lahat ng mga leader sa buong Cavite ay nagulantang kasama po kami dyan sa Bacoor. So nawala na kami ng lakas, nawala ng pakpak, nawala na ng halos ang mga prinsipyo. Nawawala na lahat yun. Kaya at tila ka mataas din yung prinsipyo, prinsipyo na yun yung samahan. Ano yun? Ang pinaglalaban po ng aming samahan ay ang tumulong sa komunidad. Gagawa ng mga sari-saring mga proyekto na nanggagaling po doon sa gobyerno natin upang maibaba hanggang doon sa laylayan, sa grassroots. Okay. Sa pamamagitan po ng mga namumuno dyan sa Bacal, na ngayon ay ito yung ugnayan ng malayang mamamayan sa Bacoor na pinatuloy po namin hanggang sa ngayon. Mga kasama, kahit po wala tayong sahod dyan, voluntaryo tayo. Walang nagpapasahod sa atin, pero nakita po ninyo ang prinsipyo na nanalaitay pa rin sa ating mga ugat dahil pari-pariho po tayong mga organisador, pari-pariho po tayo ng prinsipyo eh. So kailangan natin manindigan, lalong-lalo na sa ngayon, natagpuan natin ang ating butihing Pangulo ng PITB Philippines. Narito kami ngayon upang hikayatin kayo. Darating po kami dyan. Itatakda po yung oras para pagdating niya. Malalaman po natin dito, mga kasama, kung paano po natin ipaglaban ang ating mga karapatan kahit na sa loob ng korte. Mayroon tayong magbuo po tayo ng 23 na mga hurado. Kalaban doon sa huwis, natiwaling huwis, at yung abogado na nag-uusap kung sino lang po ang gusto nilang pananalunin dyan, sila ang nasusunod eh. Ngayon, kung walang katulad natin ng mga hurado, paano tayo mananalo? Di, pulong, kalabuso lahat tayo. Di ba umiiyak na lang ang karanay sa atin, na pagbintangan lang, pulong habang buhay. So mga kasama, napaka-tindi at parang inhuman ang nangyayari sa ating bansa.
Jobert at mga kapwa sobrang kasobrang. May dadagdag ko lang doon sa kay sinabi ni Jobert. Pagkung po ang founder ng Soberano Philippine Trial by Jury Movement. And then, inubo din natin ngayon ang Partido Soberano Pilipino. Come on, Bert. Lahating ko na. Lahating ko na ang partido na meron sa bansa. Ni isa sa kanila, walang mga pagtutukoy ng tumbok na tumbok o ano ang problema sa bansa. Diba? Hindi na alam eh. O ano-ano yung mga magagandang plataforma nila. Aanin mo yung plataforma, aanin mo yung mga magagandang proyekto na gusto mong isulong kung yung mundo. Ito na proyekto. Ay, naibubulsa din lang. Halimbawa, yung 4-piece na yan. 4-piece, ang tawid pamilya, pamilyang Pilipino program. Napakarami po sa mga membro ko, mga membro ng 4-piece ko. Okay. Now, ang tanong ko sa iyo, nakukuha ba nila ng buong buo ang dapat na mapupunta sa kanila? Meron, sir. Kaso, ano lang siguro ko yung parang 3,000 lang yata kasi hindi rin magkakasya sa kanilang hindi, ibig sabihin kung ano yung dapat na nakukubrahin nila sa 4-piece nakukuha ba nila ng buong buo kunyari kung bibigyan sila ng 3,000 ba na binibigay talaga sa kanila o kinatakpong wali hindi ko po masyado okay. Yung pagdating sa cash nila well maraming mga kaso na kalahati lang ay binibigay. Diba? Meron din na diskarte yung mga umihawak ng order ng 4-piece. Sabihin nila, matitimate ka na yung inyong pension. So, kung gusto nyo, mangutang muna kayo dito sa amin. Mangutang muna kayo dito, bayaran nyo na lang. Medyo sumilong-silong at medyo mahigit na tumatakbo naman yan kahit na sabi ka muna yan. Ngayon, mangungutang sila. Siyempre, may mga konsente ba bihan pera na nila. Pero yung pera pala nandiyan na. Pinatatago muna. Siguro, minamani market muna o time deposit muna. O pagkatapos ng masama, pinakautang time deposit, pagkatapos ay may tubo pa sa sisingilin doon sa recipient, sa beneficiaryo. Diba? At meron din na mga ghost beneficiaries. Ah, napakarami po niya. Oo. Oh. Napatay na nga po yun. Oo, oh, ibang napatay na, nasa listahan pa. Yun, mga kasubiran. Tantya ko, baka 20% lang eh, napupunta talaga sa tao eh. Diba? Yung 80% napupunta sa kurakot. So, paano mo sila mapapanagot sa sistema ng justisya natin? Napakalinis ang kanilang paggagawa ng pagtrabaho ng mga. Hindi, kahit na marumi pa. Kahit na marumi pa, kasi yan sa buhatan yun eh. Yung mga tao sa baba, hindi naman maaaring sila lang hindi diskarte. Diba? Pag nireklamo sila, patay sila. So, kailangan meron silang bas-bas galing sa itaas. O, pag may bas-bas ka sa galing sa itaas, protektado ka na. Saan magdidimanda yung mga tao? Una-una, pag ikaw ay beneficiaryo ng 4-piece, wala kang lakas na loob na magreklamo eh. Kasi pag nagreklamo ka, lalo kang hindi makakatikip. Matanggalin ka sa tanggal ka sa listahan. Diba? So, hindi ka makakapagreklamo. Ngayon, palagay mo na, nagreklamo ka at ikaw nga ay dininate yung reklamo. Palagay mo kaya yung fiscal na hawak ng kaso, hindi babasura ang kaso. Palagay mo na nindigan yung fiscal. Eh anong mangyari sa fiscal? Pagkakainitan yun, di ba? Maaring
tanggalin siya sa trabaho, maaaring siya pa ang kakasuhan. Maraming kabulastugan ang pwedeng gawin sa kanya nang hindi wala siyang kalaban-laban. Pagkatapos si Jensen na naman ang arregluhin nila. Di ba? So, yung fiscal, hindi na nagkakwarta. Dahil siyempre, susubukan na arregluhin nila. Hindi na nagkakwarta. Eh, naging ang buhay niya ay naging mahirap. Naging dispalinghado. Kasi, bird-bird cancer, bird-bird cancer. Yan ang nangyayari sa ating puso.